Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Hello po Sir Alex, magandang araw o gabi sa inyo. Lalo na sa mga suking tagapakinig ng channel na ito. Ako po ulit ito si Maya, na muli ay magbabahagi ng kwento sa naging buhay at karanasan kong kababalaghan noong mga panahong ako'y nasa Qatar pa. Mahigit 5 taon po kasi akong naninilbihan bilang isang driver sa mga amo kong Arabic. Marami silang magkakapatid. Yung amo kong lalaki ay bali 18 po silang lahat sa 2 ina. Meron po siyang kapatid na nasa liblib na lugar nakatira at yun po yung panganay sa 4 na magkakapatid sa 2 nanay. Magkaiba po kasi sila ng ina ng amo kong lalaki. Nung minsan nabisita kami sa lugar nila, ay napakalayo po talaga na nangawit din ako sa pagmamaneho. Mahigit 2 oras din po ang binyahe namin at talaga naman pong napakaliblib yung lugar nila na malayo sa highway. Nung dumating po kami roon ay agad kaming sinalubong ng mga anak nito. 4 po ang anak ng kapatid ng amo ko at may katulong silang Indonesian. Nung pumasok na kami sa bahay nila ay ibang-iba po yung pakiramdam sa loob. Nakakabinging katahimikan at puro po itim ang mga gamit nila mula sa dingding, tiles ng sahig, at maging ang mesa at upuan ay talagang ang iitim po ng kulay. Pati disenyo nito ay ibang-iba po talaga, sir. Pagkapasok mo pa lang sa loob ay kita mo na agad ang kalakihan ng buong bahay, pati yung maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Dahil nagkakaintindihan naman po kami nung Indonesian sa wikang Arabic ay nagkwentuhan po kami noon. Niyaya niya ako sa kusina at talaga naman pati plato at baso sir ay puro maiitim ang kulay. Nagtanong ako sa Indonesian kung ilang buwan na siyang naninilbihan doon. Ang sagot naman niya sa akin ay 4 buwan at talagang iba raw po ang pakiramdam niya sa bahay at sa pamilya na yun. Naikwento niya na ang buong bahay ay pwede daw niyang linisan maliban lang sa 1 kwarto doon sa ilalim ng hagdanan. Mabait naman daw po yung amo niyang babae at lalaki pero nagtataka siya dahil sa tuwing hapon lang daw niya nakikita ang mga anak nito at salo-salo silang kumakain ngunit sa umaga po ay parang walang tao ang bahay. Minsan pa daw gawain ng mga bata yung bigla na lang siyang kukurutin sabay dinidilaan daw nila yung kamay na ginamit nilang pangkurot. Hinahabol niya daw pero biglang nasa taas na ng bahay niya naririnig ang mga ito kaya hinahayaan niya na lang daw. Kumbaga, mabilis na wala ang mga bata mga kalodi. Yung amo daw niyang babae pag nagbibili ng ipapaluto ay bigla-bigla na lang daw po itong sumusulpot sa likod niya na hindi raw niya naririnig ang mga yabag ng paa nito o yung pintuan na bumukas. Sabi niya sa akin na hinahayaan at pilit na lang daw niyang isinisiksik sa isip niya na mali ang mga hinala niya. May isang gabi pa raw na kinatok siya ng amo niya sa kwarto niya, siguro mga 12:30 na ng hating gabi iyon. Binuksan niya agad ang pinto at pangisi-ngisi raw po ang amo niya na nagbili ng mga lulutuin. Tapos, pulang-pula raw po ang mga mata na tumutulo pa ang laway. Kahit hating gabi pa at ramdam niyang may kakaiba ay, umuuna lang daw po siya sabay sinarado ang pintuan at nilak. Kinatok daw siya ulit nito at sinabihan na huwag nang ilak ang pintuan sa tuwing matutulog siya sa gabi. Naikwento niya rin po sa akin sir na gabi-gabi raw po niyang napapanaginipan na sinasakal siya ng amo niyang babae. Nung una ay nakikinig lang ako sa kanya kasi sabi ko baka hindi naman totoo yung sinasabi niya at baka gumagawa lang ito ng kwento.
Pero nagmamakaawa siya noon sa akin, sir, na bilhin na lang daw niya yung cellphone ko at kung pwede ay ngayon na. Di pa man ako nakakasagot ay nagulat na lang kami na nandyan na ang amo niya sa likod namin at biglang sinabi na bibilhan din daw niya ng cellphone yung Indonesia next week. Naiintindihan niya kasi yung pinag-uusapan namin, sir, kasi Arabic ang lingwahe na yun. Pero ang pinagtataka ko po noon, sir, na maging ako ay wala pong narinig na may lumapit na tao sa amin. Kaya napaisip agad ako na baka totoo ang kinukwento ng Indonesia na to. Sa sobrang takot ko po noon, nanginginig talaga ang mga kamay ko kasi hindi man lang namin narinig na bumukas yung pinto. Samantalang pahirapan po ang pagbukas noon. Kahit anong padahan-dahan mo ay maririnig at maririnig talaga ang langit-ngit nito. Ilang minuto ay tinawag na ako ng amo ko at sabi niya na uuwi na raw po kami. Nasabi ko po, sir, na totoo ang lahat ng mga kinuwento niya dahil umiiyak na po siya habang nagpapaalam ako. At halos nagmamakaawa siya na huwag daw po siyang iiwan. Bumiyahe na kami pauwi at tila alam ng amo ko ang pinag-usapan namin ng Indonesia na yon dahil sinabihan ako ng amo kong babae na kung ano man daw ang nakita o naramdaman ko sa bahay ng kapatid nila doon ay wag na wag kong ipagsasabi dahil ipapakulong daw ako ng amo kong lalaki. Nagtataka ako noon kasi mababait naman po ang mga amo ko sa akin. Para nga kaming magkaibigan lang nila noon. Pero sa isip ko, bakit kaya ganun na lang siya kahigpit pagdating doon? Ilang buwan ang lumipas na lagi kong naaalala ang Indonesia na yon at awang-awa po ako sa kanya, sir. Isang araw, siguro mga 7 buwan na ang huling punta namin doon. Sinabihan ako ng amo ko na magdala ng pang-2 araw na damit dahil doon daw muna kami didiretso sa kapatid ng amo kong lalaki. Kahit may halong takot ang nararamdaman ko noon, sir, ay masaya po ako dahil makikita ko na po ulit yung kaawa-awang Indonesian. Ang ginawa ko, nagdala ako ng extra cellphone para sana sa kanya. Pero Sir Alex, laking gulat ko po nung dumating kami dahil ibang katulong na po ang naninilbihan doon. Isang babaeng kababayan po natin na ang totoong pangalan niya po ay si Sahaya Ahmad Saligidan na tagapalimbang Sultan Kudarat. Kaya ako po sinabi yung totoong pangalan niya na nagbabaka sakaling may nakakakilala sa kanya dito. Para naman po na malaman natin kung kumusta na siya. Nung andun na kami ay agad ko po siyang tinanong sa lingwahe namin. Malaya po kaming nakakapagkwentuhan noon kasi hindi nila kami naiintindihan. Tinanong ko siya kung ilang buwan na siyang naninilbihan doon. Sabi niya 3 buwan pa lang daw siya. Sabi ko, diba may Indonesian dito nung pumunta kami dito? Sagot naman niya ay wala na raw siyang nadatnan na katulong doon. Tanging maraming gamit na lang ang naiwan sa kwarto nito at ang gulo-gulo pa raw po, sir. Ang sabi daw nung amo niya ay tumakas daw po yung Indonesian. Napansin ko rin po sa kanya, sir, na takot na takot ito habang nagkukwento sa akin sa nararamdaman niya sa bahay na yun. Madalas daw po siyang nakakarinig gabi-gabi ng huni ng pato at alam niya po na may kakaiba talaga sa bahay na yun, sir. Tulad sa kwento ng Indonesian, lagi daw po siyang kinukurot ng mga bata at katunayan po ay ipinakita niya sa akin yung kamay at binti niya na punong-puno ng mga kurot. Ganon din po sa kwento ng dating katulong. Pagkatapos siyang kurutin ay dinidilaan ng mga bata ang kamay nila na ginamit pang kurot. Parang tinitikman siya mga kalodi. Tapos ganon din na lagi siyang kinakatok ng amo niya sa gabi. Sinasabihan siya na huwag daw ilak ang pinto kapag matutulog na siya. Isang araw, umalis silang mag-anak at kami lang naiwan sa bahay nila na yun. Ganun na ganun po sa kwento ng Indonesia na bawal linisin ang kwarto sa ilalim ng hagdan. Tandang-tanda ko pa noon na lahat silang mag-anak ay umalis
at tanging kami lang dalawa ang naiwan sa bahay. Nung umalis sila ay ako po ang nagsarado ng gate at pintuan. At dahil makulit talaga ako, sir, ay sinabi ko kay Saya na buksan namin yung pintuan sa ilalim ng hagdan. Gusto ko po talagang malaman at makita kung ano ang nandun, bakit ayaw nila palinisan. Sabi naman ni Saya na huwag, kasi minsan na pala niya itong tinangkang buksan. Pero nabigla siya dahil pinigilan ito ng amo niya at bigla na lang daw itong sumigaw mula sa itaas na huwag buksan at di pwede yun. Para bang alam ang galaw at nababasa ng amo niya ang nasa isip ni Saya kahit na di naman niya ito nakikita. Sabi ko, bahala na Saya, gusto ko talagang makita to. Lumayo ng konti si Saya pero nakikita pa rin niya ako. Habang nagpupunas siya sa upuan, tinungo ko po, sir, yung kwarto sa ilalim ng hagdan. Di ko pa man ito nahahawakan ay bigla akong tinawag ng amo ni Saya. Oo, Sir Alex. Yung amo po ni Saya na nasa likod ko na at inawat niya ako habang ngumingisi-ngisi pang sinabi na huwag ko daw ipilit ang gusto ko. Sabi niya sa akin na pwede niya daw po akong kasuhan ng pagnanakaw. Sobrang gulat po namin noon, sir, kasi di man lang namin namalayan ang pagdating at pagpasok niya sa pintuan, kaya nagkatinginan kami pareho ni Saya. Tumungo ito sa kusina, uminom ng tubig, sabay tawag sa akin at ang sama-sama po ng titig niya sa akin, sir. Sabi niya na pasalamat daw po ako at may respeto siya sa kuya niya o yung amo ko pong lalaki. Dahil kung wala ay baka kung ano na raw ang nagawa niya sa akin. Sabi ko, yes madam, di na po mauulit. Pinakuha niya ang susi ng isang sasakyan kay Saya at umalis din po ito agad, sir. Mula po noon, lagi kaming lihim na nag-uusap ni Saya sa cellphone na iniwan ko po talaga para sa kanya. Nasabi pa niya sa akin nung huli kaming nag-usap na isang gabi raw, nagising siya sa loob ng kwarto niya at gulat na gulat ito dahil andun daw po yung mag-anak at nakaupo sa tabi niya, sir, na naglalaway daw po silang lahat. Pero umalis din daw sila agad nung nakita nilang nagising siya. At yun na po, sir, ang huling pag-uusap namin ni Saya dahil bigla na lang di ko siya makontak. Sabi ng amo niya ay tumakas daw po si Saya. Pero sa akin, di ko po alam kung totoo yun kasi naiwan yung cellphone na binigay ko sa kanya. Sinabi rin sa akin ng datihang katulong sa pamilya ng amo kong lalaki na lahat daw po ng katulong doon, sir, ay bigla-bigla na lang nawawala. Ang laging sabi nila sa akin ay tumatakas daw ang mga katulong nila doon. Pero para po sa akin, sir, ay napaka-imposible naman po yun kasi walang masasakyan doon eh, na sobrang layo at liblib pa ng lugar. Hinanap ko po yung pangalan na Sahaya Ahmad Saligidan sa Facebook pero wala po talaga akong makita, sir. Di ko po alam kung saan at kumusta na kaya siya ngayon. Sana may nakakakilala sa kanya dito. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po, sir, sa pagbibigay pansin ng kwentong ito. God bless at more power po sa channel nyo. Ako ulit ito, Maya ng Cotabato. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At yun na po ang kwento ni Maya. Ayan, parang nalulungkot ako. Mukhang may kakaiba sa pamilyang yun. Sana lang ay nakataka sila. Sana mali yung iniisip ko, guys. No? So, ayan. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. Binabati ko po sina Dimples Yumi,
Kay Homer Rihoso, Pinoy Kababalaghan True Story. Ayan, horror content din po ang kay Pinoy Kababalaghan True Story. Kay Malikmata, horror story din po itong channel ni Malikmata, no? Ayan, kay Mags, Michelle Kusay. Ayan, thank you po. Kay Jasper Raid Stories, horror content din po ang channel niya. Ayan, thank you. Kay Ruel Piedad, Ike Gamer. Ayan, kay Julius Castellano. Hello sir, we're listening from Marinduque. More power sa channel mo po. Keep safe and thank you po. Kay Jujade Kabansag, Jemima Maghanoy. Good evening sir, tawa ako sa anak ko. Nirecord pa niya boses mo. Ayan, in love daw siya sa boses mo. Ayan, thank you po. Jemima Maghanoy. Kay Janet Liguaton, ayan, maayong gabi sir narrator, salamat sa update mo, ayan, thank you po. Kay Rune Kabansag, Sian Kyle Kabansag, Kabansag Family, ayan. Kay Crystal Yin, Niche TV, Juvie Agustin, Luna Luzada, Maria Fidi Vierte, kay Luna Ray Perez, hello Boss Alex, waiting for your next update, ayan, thank you po. Kay Beverly Ambala, wonderful story again, Sir Alex, God bless, ayan, thank you po. Kay Cherylan Paburada, Miss Puerto, Jing Whiteley, ayan, hello Sir Alex, thank you for the story. Huwag sa sender inday, makalingaw kayo. Kay Arturo Box on the Mix, maayong gabi sa tanan, mahuwaran og ihi ni Lula ang aswang sa silong. Ayan, thank you. Kay Melda Reyes, kay Japanese character or si Burley Mandukuro. Ayan, happy birthday pala sa anak niyong si Sean Manduruko, celebrating ngayon, no, sa birthday. Ayan, more birthdays to come sa inyo. God bless sa inyong family, Madam Burley and Sean Mandukuro. Ayan, thank you po. Kay Evelyn Garcia, hello Sir Alex, kailangan makinig ng kwento mo sir bago matulog. Ayan, thank you po Evelyn Garcia. Kay Jan Riniel Zacate, kay Ilonggang Hilaw, ang internet, ayan, kainis, walang net. Ayan, thank you Ilonggang Hilaw. Kay Virgie's Life, ayan, ang gaganda po ng mga content nyo sir lagi. Ayan, thank you po. Nakakatuwa ang pag-narrate nyo kasi binibigyan mo talaga ng buhay. Gustong gusto ko ang pag-bivisaya at Ilonggo nyo. Ayan, keep up the good work. Thank you Virgie's Life. Ayan, kay Juancho Gonzaga, Rose Olalia, Gerzel May Grijaldo. Ganda jud pirmi ang kwento mo sir, sagdilang ayan, thank you. Apit na daw muli ang mama magpadala og kwento. Kay Annie Grieve Enriquez, kay Red She, dalawang account ko na sabay pinaandar, yung isa mahina lang ang volume, yung isa naka-bluetooth sa earphone ko. Bilang suporta ko sa lahat ng mga horror narrator na sinusubaybayan. Ayan, thank you Boss Reggie. Kay Alpha Omega, nice story, salamat. Kay Jude's Evening Star, Quezon Geniel, Ruby Claveras, hello Sir Alex, good eve, habang namamalansya sa kwento mo sir, nakikinig daw siya, no? Thank you. Kay Cleo Figuer, Jennifer Zantua, Maris Advincula, Reggie Rusal, ayan, paano nagamit ang buntot ng pagi? Hindi ko kasi naiintindihan yung yun, no? Ano ba ang ibang tawag sa buntot ng pagi? Ayan, yung buntot ng pagi po sir ay ano yan, yung sa stingray tail, yung buntot niya. Yun po yun sir, ayan. Maraming salamat Reggie Rosal. Kay LC Diacosta, mayong aga idol, baw na uli ako. Ayan, thank you po. Grabe gid ang story mo idol, ang party sa makapal mukha. Ayan, thank you po. Kay Bunsay Chua, Aileen Mirafuente, Mac Estrella, Johannes Kitchen, ayan, thank you po. Kay Jonas Alferez, send niya ako story baya. Ayan, lato na to bay na. Sige, salamat kayo Jonas Alferez. Kay Teresita Seron, kay Darling 12, ayan, hi, listening from Land of Kabayo sa Kuwait daw. Ayan, thank you. Kay Dennis Panganiban, Grace Pitechu, naalala ko noon tatay ko din. Ang tawag ko sa lolo ko ay tatay at nanay, no? Ayan, salamat po Grace Pitechu. Kay Mary Asilar, Sir Alex, good morning, kumusta na rin kayo? I'm okay, happy nakikinig sa kwento mo idol. Maraming salamat sobra sir sa laging shout out. Basta I'm here, laging support sa channel natin. God bless. Napasaya mo naman ako idol, galing mo talaga. Ayan, thank you po Mary Arcelar. At God bless rin po sa inyo whole family. Ayan, kay Filipina Palsario, King the Watcher, Legend Valrim, Ariel Panget, Linda Lin, Sarsa Liome, Gina Kalunod, maayong buntag Sir Alex, salamat sa shout out. Shout out na rin yung anak ko si Ryan, Bebe at Razil na laging dinadownload yung video mo at inuulit sa pakikinig. Ayan, thank you po sa inyong pamilya. Kay Joanne Condes, salamat po sa shout out Sir Alex, masarap yan tuba pag fresh pa, wala pang halong tungog. Ayan, nakainom ako niyan nung kabataan ko, nanggot si Papa noon. Ayan, thank you. A shout out po sir ulit, pati na po sa mga kasama ko, kay Ulayda Pait at kay Princess Davide. We're listening here from Kuwait. Salamat po sir, God bless. Ayan, thank you Joanne Condes. Kay Relly and Jessamine, kay Mel P,
Good morning, Idol. Kumusta po? Pwede kita add sa FB. Ayan. Pwedeng-pwede po. Search nyo muna yung channel natin. Same name lang po dito. Ayan. Thank you, Mel P. Kay Annie Arano. Ayan. Ang ganda ng mga kwento ni Inday. Ganda din ng boses ng narrator. Keep it up, sir. More power. Thank you, Annie Arano. Kay Helen Ruiz. Good morning, Sir Alex. Permijud ko late. Huwag pamati. Ayan. Kay Maria Fumuto. Southern Mindanao, Ohio, gozaimasu, listening with Auntie and Kausi. Salamat sa iyo at kay Inday. Thank you po. Kay Miss Vilches. Kanaam, isang boses ah. Idol, more power. Ayan. Thank you po. Kay Jeffrey Bersabal. May Silturia, long time no here. Sir Alex, hello po. Listening from JPV Tigbawan, Iloilo. Ayan. Thank you po. Kay Jason Morales. Kay Nena Black. Kay Numdong Yud Kusuno. Andumanan sa usa kaawit imong boses dong bahayan. Andumanan sa usa kaawit. Ang nagpadala sa atong suwat suliran karon ay ang usa ka lalaki nga tawagon na lang nato sa pangalang Jason. Ayan. Thank you, Nena Black. Kay Jenaline Akalain. Ayan, morning sir. Nag-start ako nagsulat sa experience ng tito ko. Ayan, lato na to na. Or hintayin natin yan, Madam Jenaline Akalain. Kay Maricel Pontimas. Ay, hindi. Pedro Timas, ayan, maulan na morning dito Hong Kong, ayan, avid fan niyo po ako sir, God bless, ayan, thank you po, ingat kayo dyan Maricel Pedro Timas, kay Miss Ning Shahin, Mary Shahin, ayan, salamat sa pag-shoutout boss, natatawa talaga ako sa salita na tambaluslos, ayan, kay Jordan Gabiaso, good morning sir, pakinig muna ako, ayan, thank you po, kay Marvin Langgomez, hi, good morning sir, how can I share my story with you, so that you can post it on your channel. It's all about my experience seeing Agda while I was in the farm. Nagtugway karabaw. Ayan. Thank you, Marvin Langgomez. May mga link po tayo sa description box ng mga video. Ayan. Kay Girly Jalagdon. Good morning, Sir Alex. Laking tulong po sa ang mga kwento nyo sa aming mga OFW. Nakakaaliw at tanggal stress. More stories pa po. Ayan. Thank you. Kay Jing Garcia. Nice story, sir. Pa-shoutout. Silent listener from Riyadh. Kay Karin Mendoza. Listening here from Hong Kong. Ayan. Kay Grace D. Guzman. Hi, Boss Alex. Sana marami ka pang story. Kay sige, paminaw sa imo story. Ayan. Dami-dami pa po, Grace D. Guzman. Thank you. Kay Salveco Gutierrez. Sihe, Malayo Adlaw. Hapon, sir. Thanks po sa pag-shoutout. Napakasipag nyo pong mag-isa-isang mag-shoutout. Salamat kay Ate Inday sa mga stories nyo. Ayan. Thank you po. God bless at sa mga followers nyo. Isa na po akong adik na adik sa inyo. Ayan. Thank you, Salveco Gutierrez. Kay Miss Miami Laurel. Thank you. Ayan. Kay Rachel Fernandez. Thank you po, Sir Alex. Shoutout. Ayan. Thank you din po. Kay Melanie Pulinag. Sir Alex, pa-shoutout naman po, please. Ayan. Shoutout kay Melanie Pulinag. Yehey! Hindi, joke lang. Ayan, thank you po sa iyo. At kay Jay Villaruel. Sabi niya, Sir Alex, saan location ng video na nasa beach? Taga Agusan del Norte po ako. Mukha kasing Sinan, Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan. Ang mga beaches po ay saglan sa Rangani province po yan dito sa Mindanao. Ayan, thank you po. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Huwag kalimutan ng notification bell para updated po kayo sa mga bago naming kwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.